Lalim na pag-unawa kung ano yung gagawain natin. Bago lang po tayo magsimula, you know that the theme of the our seminar is, or the title, which is also the title or the theme of the pastoral letter, pastoral exhortation of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pakibasa nga po. Ulit po yung hindi binabasa. Jesus. Ano nga po yung theme natin? Jesus. Okay, bago po po ibigay sa inyo si Brother Jojo, tingnan lang po ninyo yung isa't isa. Ano po? Taga po. Kasi it is the games of love, mercy, and compassion. Kasi po, pag minsan, yung, di ba, titingnan natin yung bawat isa, sige nga po, tingnan po natin ang bawat isa ng palagay niyo kung si Jesus po yung tinitingnan ninyo at si Jesus yung tumitingin, ano po kaya yun? Sige, nagsisimula pa lang naman po tayo. So, yung tingnan niyo nga po ngayon, can you just try, look at each other as if Jesus is telling you, you are welcome. Look at me. Tingnan po niyo yung bawat isa. Sabi ko po, tingin. Kasi nakatingin po si Balas. Hindi po yung tingnan po ninyo yung inyong kaharap at katabi. Wala pong salita. Tingin lang po. The look of Jesus. Lalagay mo kung katingin mo natin. Okay po. So, tingnan po natin yung tingnan natin yung konteksto. Di po ba, ano yung the context? And the Lord turned and looked at Peter. And that's in Luke 22, verse 61. Ito po yung okasyon noong, di ba, yung hinuhulis when Jesus was being arrested at the Garden of Gethsemane. Anong sabi? Ano yung, nung hinuhuli na siya, anong sabi ni Pedro? No, I'm going to parang I'm going to die for you, I am with you, they cannot do this, hindi pwede. And anong sabi sa kanya ni Jesus? Tonight, before the cock crows, nagkita sila. Sorry ho, masabilis yung imagination ko sa bibig ko. Before the cock crows, three times tonight, you're going to betray me. Nagulat siya, and you know the story, he did. At yung pong context ito, yung story yan, ang context ito ay yung nagkita sila. Lumalabas. Pagkatapos niyang i-deny, nagkita sila ni Jesus. Dala-dala siya ng soldiers. Ang nandiyan si Peter, and the Lord turned and looked at Peter. And it was the gaze of love, of forgiveness, of compassion. So, yung pong look na yun, ang ating pong ipapaabot sa bawat isa. Sige nga po. Pagkatapos yung, hindi po ba meron, ano po, pagtapos na niloko kayo ng isang tao, pagkatapos kayo itatwa, pagkatapos kayo na inaway, ano kanyang look ang ibibigay niyo? Talagang look. Pero ito po, kasi sinisimulan po natin ito na sa puso, and this is what we are here for. We are trying to internalize that, and we will experience that. The look of Jesus, the gaze of love, mercy, and compassion. Mm-hmm.
Later po, we will go into the pastoral exhortation. Pero tanyan po ninyo, ano po kaya? Kasi makikita natin ang sarili natin ngayon dyan eh. Kung kayo po yung nasa lugar ng Panginoon, kasi meron po kasi eh, naisip ko lang po, si Jesus kaya yun, binanong kaya na si Peter? Binanong kaya yung magagay, yung look po. Ano po kaya yung look ni Jesus? Ipasukan po natin, after Peter denied him 3 times, and he encountered Peter, Jesus turned and saw Peter, and the gaze of love, mercy, and compassion, seeking nga po. Tingnan nga po natin yung bawat isa. Paano kaya yung look na yun? Try to, for some moments of silence, imagine nyo si Jesus in pain, in agony, everybody, some to have left him, and then na-encounter niya ang kanyang isang disipulo. Na itinatwa siya ng 3 beses. Sige nga po, tingnan nga po niyo yung isa't isa. Ibo. Debe, Ibo. Tingnan po niyo yung mukha ng bawat isa. Tingnan lang po niyo kasi yan po yung makikita ninyo sa loob ng dalawang kahapon. Sige nga po. Tingnan po natin yung pag-transformation. Each other with the same gaze, the gaze of love, mercy, and compassion. Tingnan po ninyo, kung hindi po kayo makatingin, okay lang, it is saying something. Tingnan nga po ninyo. Right, just to have a gaze of love, of mercy. Okay po. Sige po. Nahinig lang po tayo at pakiramdaman po natin yung sarili natin. Let us feel ourselves. How is the love, the mercy, the compassion we are bringing in our hearts? Do we have that? Because that is the essence of the first exercise that we have. Come have breakfast. We are bringing what we're going to share in this seminar, like what Monsignor Gary said, is what we have. What do we have in our hearts? And hopefully, whatever we have in our hearts, the gaze of love, the mercy, the compassion will be added into it or will be deepened by the experience of the new of Jesus, that we dare to look at Jesus. So I'm going to give to you Father Jojo Gallus to share with us, give to us the context or the overall view of us.